Kumusta kayo mga boss? Hanggang ngayon naglilinis pa rin ako at ito yung pinaka-paborito kong power amp. Phonic. Bali po, ano na to? Maraming beses na tong binaha. Binaha na to ng 2009, 2012, tapos 2014, and then 2018 binaha din to. Ngayon 2020 na binaha pa rin. Tingnan ko kung mayayari ko pa to. Buksan natin yung laman. So ito yung laman ng Phonic na Mar4. So hindi naman siya gaanong maputik, at saka kahit binaha siya, hindi gaanong makalawang yung parts niya kasi yung mga original po to. Mayroon siyang apat na kapasitor. Ayan, yung kapasitor niya ay 4,700 microfarads, 100 volts. Meron din siyang 1, 2, 3, 4, 5. Bali, kada channel, 10 pares na power transistor. So, left, right. Ito yung sa right na ano. May dalawa siyang ano, bridge diode. Ito yung power supply niya. Yan. Yan mga boss. Ito yung sa balance niya. Inalawang na rin. Nakasurvive na to ng ilang baha. Sana ngayon makasurvive pa to. Ilinisan ko muna, baka sakaling mapagana ko pa. Ang gusto ko lang sa amplifier na to, kahit lagi siya nababaha tapos pinapatuyo ko lang, nilinis ko, nag-ooperate pa rin, umaandar pa rin. Maganda ka din yung tumunog to. Bali, itong Mar4 ay 400 watts lang yung ano niya, yung RMS niya. Pero nung ginagamit ko to, okay naman tumunog to. Ang kinagandahan lang dito talaga, kahit binabaha, wala akong naging problema dito. Ni minsan hindi pa ako nasibakan dito ng power transistor. Dito wala pang nasira dito sa ano niya, sa piyesa niya. Wala pang na-damage diyan kahit isa. Sa design na yan. Ang kadalasan lang dito pinapalitan ko pagbaha ay itong dalawa niyang volume control. Dito wala pa akong repair dito, pati yan. Bali, na acquire ko to sa nagsarang bar. Na bili ko to sa pinag-iwanan ng halagang 1.5. Ngayon lilinisan natin kung gagana pa. Bali, ito yung likod niya. Iyano natin. So yan yung in niya. May switch ng sa ground, sa floating. Tapos may limiter na rin siya. Meron siyang switch na pwede mo i-bridge stereo o kaya i-parallel mo. Ibig sabihin, pag parallel, yung magkasama yung dalawang linya, hindi magkadugtong ha. So bali, ino-operate ko lang to ng stereo. Ang nakakabit naman dito ay dalawang 18 lang na 1,000 na crown. So pa nung ginagamit namin to, okay naman. So dito lang muna mga boss, lilinisan ko lang to, tapos update ko na lang kayo kung sa next vlog ko nito kung mapagana ko na. So ito na mga boss, wawalisan na natin. Sasabunin muna natin.
Yan. Sabunin natin, sabunin. Wala akong tools, kuya. Wala, basta ako. Sira yung ano ko. Balikan ko kayo mamaya. Bilong mo na tayo paglinis. At dito na nga tayo mga boss. Natapos na tayo magsabon. Magbabanlaw na lang tayo. Pakabanlaw natin, ibibilad natin sa araw para matuyo na agad ang board. Pero yung toroidal transformer, kailangan niya ng mga isang buwan na biladan para matuyo siya ng husto. Bali ilang beses na po itong nabaha na ganito lang laging ginagawa ko, palit-ulit lang. At sa awa ng Diyos, wala naman siya nagiging problema ang malaki, bukod lang sa magpapalit tayo ng dalawang main volume. So matibay-tibay nitong amplifier na to pagdating sa baha. Lagi nakaka-survive. Bali naabot ng isang linggo bago ko ito malinisan. Gawa ng inuna ko yung mga damit ko. Damit namin na nabaha. Ngayon ko lang siya naharap. Mga isang linggo na technically habang ginagawa ko to ngayon ang baha. So hanggang dito na lang mga boss. Update ko kayo sa susunod pag napagana ko to. Salamat po.